May i-share pala ako. Matagal na itong mga test, lab result, noong 12 to 16 weeks pa ako nito. Pero gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share kasi nakaka-stress yung mga test dito. Kasi sa India, as early as 12 weeks, merong scan dito na makikita na akong at risk sa Down syndrome, ganyan. Kung complete yung body parts, ano ba yung mukha mo? I was looking on body parts. Legal yung abortion dito. Hello everyone. Hindi ako nakakapag-vlog kasi inaantok ako. Lagi akong inaantok sa tanghali. Sa gabi nahirapan akong matulog sa position. 'Di ba left side lying yung best position? Kaso, hindi ko yung body pillow niya naka right side. So kailangan. Hindi. Mabilis kasi akong mangalay. Left side, right side, tapos supine. Basta mabilis akong mag-change ng position kasi hindi ko alam anong gusto ng katawan ko. Buti nga lang hindi nagagalit si Bazin. Dati na sabi ni Sarah, when I sleep, I don't know kung saan ako, kung ano nangyari, kahit ano nangyari, hindi ako gising. Pero ngayon, buong gabi alam ko na kung ilan beses na siya left, ilan beses na siya sa right. Buti na lang hindi siya nagagalit. Kasi di ba may mga partner na nagagalit pag mahimbing na yung tulog. Parang ako, pag mahimbing na yung tulog ko, ayokong naistorbo. Si Bunny, buti na lang ang masarap siyang katabi. Swerte mo. Wala siyang reklamo. Pag ako konti ngayon or something, ganun siya. Tapos pag ano, hirap. Siya alam ko na ilang beses siya left, right. Pag inaantok ako, syempre sa daytime, tutulog ako. Ako din antok, eh. Gusto ko din tulog. May i-share pala ako. Matagal na itong mga test, lab result, mga scan, noong 12 to 16 weeks pa ako nito. Pero gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share kasi nakaka-stress yung mga test dito, Cindy. Stress ako. Pero okay din naman para ma-detect kung ano man yung mga dapat hindi ma-detect. Kailangan ma-detect. Importante din siya. Ito kasi sa India, as early as 12 weeks, merong scan dito na makikita na akong at risk sa Down syndrome, ganyan. Kung complete yung body parts, ano ba yung mukha mo? Mm-hmm. Parang nag-iisip. Hindi, I was dreaming something. So I was looking on body parts. Ini-imagine mo? That's early as 12 weeks, makikita na kung complete yung body parts ng baby. Nakalag your blood juice. Dito na yung ayuda ko. Mayroon akong ayudang blood juice. Ayan. May pomegranate, beetroot, carrot, and apple. And citrus. Tapos, sa Philippines naman, alam ko mayroon ding congenital anomalies ka. Nag-start siya ng 22 ba? 22 to 24 weeks. Mga ganon. Ano genetical? Congenital anomaly scan. Iba yun? I-check din yung body parts, kung complete body part. May abnormality. Aaga dito, 12 weeks ito, lang dito. Mas maaga dito. Kapag ka na-detect, na-confirm na may Down syndrome or may congenital problems, ay yung doctor mismo magsasabi na i-terminate. Or papipiliin ka naman kung gusto mo i-continue or i-terminate mo. So legal 24 weeks. Legal yung abortion dito. Oh, so yung test na ginawa dito, same din yata sa ibang bansa. Sa Philippines lang hindi, kasi kapag ka na-confirm na may Down syndrome ganyan, wala naman na tayong magagawa, 'di ba, sa Philippines. Kasi dun. Yeah, hindi siya legal. So dito sa India, legal siya. So yun nga, doctor mo na magsasabi na terminate mo. Pero dapat confirm talaga. Madami test yun tuloy. Yung confirmation ng Down syndrome dip, yung amniocentesis, yun yung kukuha ng fluid dun sa, yung fluid ng baby, yung amniotic fluid ng panubigan. So mag-aspirate tubig dun. And 100% accurate daw siya. So kapag nag-positive ka dun, yun na talaga. Sa akin naman, nung 12 weeks ko, pinapunta ako doon, follow up. And then sabi niya, kailangan kong mag-undergo ng NT scan, tsaka yung combination ng blood screening. Kuhanan ako ng dugo, hindi same day yung scan. Pinabalik ako after, parang ang daming nakaschedule. So, 10 past 13 weeks na ako nung na-scan. So, ang ginawa ay pelvic ultrasound din siya, pero pag hindi satisfied yung nag-scan sa'yo, iti-TVS ka. So, nangyari sa akin, pelvic tsaka TVS sabay. Makikita doon kung complete na yung body part, kung at risk din for Down syndrome, ganyan. Mini-measure dito yung tissue dito sa likod ng leg. Tissue, sabi mo to. Kapag makapal, di ba yung mga may Down syndrome, makapal yung ano dito sa leg nila. Yung balat. Balat ba yun? Or taba? Tapos, kapag ka makapossible daw may Down syndrome yun, sabi.
Pero normal naman. Tapos, i-check din yung measurement ng nasal bone. Pagka-absent siya, so, at risk din for Down syndrome. So, okay naman. Yung results sa akin is complete body parts naman. Ang may nakita lang na, yung heart regurgitation. Sabi ng OB, may mga ganun daw talaga. Oo, may mga ganun sa pati yung anak ko meron ng ganyan. Sa first and second, parang hindi pa kasi siya fully developed. Pero, everything is okay naman. Pero 18 weeks ginagawa nila eco-tip. Tapos, kapag ka minsan pag hindi satisfied, i-refer ka din sa genetic specialist. May mga ganun-ganun pa. Punta din kami doon. Tapos tinanong niya kung yung family background ni Bazit, ilan yung kapatid ilan niya. Kapatid, ilan normal ba yung kapatid niya? Kung may problema ako din sa... ba? Ilan yung kapatid ko, ganyan. Low kung may risk. Anak ba sila, ganun. Yeah. Sabi niya, low risk naman. Tapos yung sa dugo naman. Ano ba yun? Basta nung 16 weeks ako, natapos ang lahat-lahat. Ayan. Sa dugo naman, makikita din sa dugo kung high risk ka or low risk. Trisomy 18, 21, ganyan. Mga ganun-ganun. So, nakaka-stress yung mga ganitong test. Medyo naloloka ako. Ako din pag hindi ko na marinig. Ikaw din? Bigla, everything is good. Tapos bigla sabi, ito, test kailangan. Dati marinig ko, sabi sila. Or baka gusto nilang magpa-test para mas madaming money. Sabi sila, anak, mag-anak ka na. Sabi, ay wala pa nga ako diaper. Kala ko mas mahal yung diaper. Ngayon lang alam ko bago maglabas, mas mahal yan. Same din yata sa ibang bansa, ganito din yung test na ginagawa. Sa Philippines lang yung, yung congenital anomaly scan kapag 24 weeks. So right now, gusto ko lang ng relax na buhay, mag-chill-chill. Ayoko na ng stress. Parang yung doctor na pinatakot sa tao eh. Hindi naman nananakot, parang gusto mamaya niya lang. Mamaya sabi, relax ka muna. Kasi dito, syempre yung mga Indian din. Ayaw din nila ng mga mahirapan mag-alaga, gifted na bata. Syempre mahirapan din yung bata. So yung iba talagang tineterminate. Kayo ba, anong masasabi? Approve ba kayo sa approve. Sa Philippines? Na. Mga Katoliko, okay. Ayaw nila. Kung anong meron, okay na. Yung latest na ultrasound ko naman ay okay naman. Tapos yung placenta ko ay okay din. Mataas naman, hindi naman siya mababa. Yung ano lang ngayon is naantok ako. Bani, parang ayaw niyang natutulog ako sa tanghali para daw. Hindi, tulog ka na. Ako din gusto tulog. For me, this is happening once. Ikaw kasi nurse ka, baka you had experience before na sa hospital, kita mo or sa... Actually, hindi ako na-assign sa OB ward. Sa medical surgical ward na-assign ako, tsaka sa emergency room. Nag-a-admit lang ako ng buntis, pero yung mag-handle hindi. Ng buntis. Para sa akin, it's totally new thing na hindi ko talaga imagine. This journey is... Marami kang natutunan. You learn many things. Yun yung sabi na wag mo isip na ikaw, you learned everything. Every day in life gives you new lesson. Yun alam ko, kailangan mo malaki saving. Alam mo na. It's parang, paano malaki hospital punta mo? Depende sa choice mo. So yung OB ko kasi is... Masyado hi-fi hospitals, they want to clear everything. Yung OB ko, alam niyang gustong-gusto na naming magka-anak. Kasi may nangyari nung, nakalimutan ko na last year, anong month yun. Ganito yung nangyari. Parang flight. When she explaining, tinitingin niya sa mukha ko hindi, lagi. Hindi yun. Hindi ko na alam anong month yun. May eksena na ganito guys. Sige, share ko na. Parang galing kami sa Philippines no, nag-flight namin sa India. Tapos parang delay ako ng 1 day, 2 days. Tapos sabi ko kay Bazit, Bani, buntis ako. Tara, hospital tayo. Hindi, buntis ako. Tapos, naglakad kami noon. Pumunta kami ng kumuha ng gatas. Sabi ko, dahan-dahan lang kasi buntis ako. Galit ako. Feeling ko buntis ako. Galit. Tapos parang feeling ko nagkakrams yung chan ko. Tapos pagdating namin sa bahay, nakauwi na kami. Pag CR ko, may dugo. Tapos nag-flashback na naman yung nangyari nung Di ba nag-miscarriage ako? Sabi ko kay Budget, parang nakunan ako. Sabi kong ganun. Sabi niya, sige punta na tayong ospital. Pumunta kami sa ospital. So, first na order ng doctor is ultrasound, TVS.
So yes, na-TVS na ako dito dati. Sabi dun sa ultrasound, nung wala daw siyang nakikita. Tapos hindi yan masagot kung buntis ba ako or hindi. So yun na. So basta walang nakita nun. Same situation nung na-buntis ako. Next na order niya is beta HCG. So doon na magkakaalaman talaga. Nawalan ako ng dugo. Sabi niya, wala ka na feeling. Guys, 0 point something lang. Hindi ako buntis nun. Feeling lang ako. Sabi niya, wag ka na masyado feeling. Menstruation pala. Kasi nag-PT ako sa bahay. Siguro sa sobrang desperate ko, no? Yung evaporation line, ginawa ko ng positive. Everything na galit siya sa akin. You don't take care me. Buntis ako, tas ganyan mo ko. Ganyan, puro... Menstruation pala yun. Diyos ko po. May eksena nang ganun. So, yun na. After, no, nagpa-work up na talaga kami. Pagkatapos nun. So, kinalimutan ko na yung eksena yun. So, yung OB ko, nurse doon, kilala na talaga kami doon. Yeah, she knows na how disciplined na siya. Oh, drama kaming mag-asawa. Tapos, pag konti lang siya, sabi agad na ito, yak-yak. Tapos, same time, yak-yak din na. Konti lang sabi niya, good, medyo excited na kami. So, when she's explaining, ganun-ganun siya. Okay? So, heartbeat is very good, ha, Bunny and Sarah? You understand? Okay. Now, there is a little problem, ha? Are you ready? Okay, I tell you. Irrigation. Ano yun? Irrigation? Ano yung sa puso sabi mo? Yung regurgitation. Regurgitation. This is a little problem. Tapos tingnan sa... No, it's normal. It's normal, Sarah. You understand this? It's normal. Almost ganyan percent na ganun normal. Ganun ba ako? Hindi oh, na ikaw naman. Ako na... Ako after. Una ikaw nung start. Hindi ko natindihan na irrigation sabi niya. Regurgitation. Ako tingin ko lang sa mukha niya. When she is serious, doon ako serious. So, ito irrigation gano'n. It's okay na sabi niya. It happens. Tapos tingin ko sa mukha ni Sarah. Basta kala guys. Kala ko matalino pag... na si Sarah. Alam niya na kung it happens. Hindi, nalulungkot ako kapag ayoko makarinig ng negative talaga. As much as possible, ayoko makarinig ng negative. Tapos, pero positive ako ah. It's normal. You don't stress. Sabi ko putay ng doctor na una sabi na problem. Tapos mamaya sabi ba, relax. Dapat una sabi, this is a normal problem. Oh, ganyan dapat sabi. Hindi na, there is a little problem. Tapos mamaya, 85-90% tao na meron this during from one set. Yung bago kami pumunta sa ospital, saya-saya namin. Tapos pag-uwi namin, parang ano nang nangyari. Tapos pagdating sa bahay yun, positive tayo, puro positive tayo. Tapos positive prayers. Things attract. Ganun lang kami. So stay positive. Everything is fine. Positive.